nalakas ka. Oh, nalakas. Oh my goodness. Nalakas. Kuya Jo, kamusta naman sa mga taga nito? Hello, hi. Kamusta kayo dyan? We are here today at my parents' place. Pinapakita ko kay Kuya Bimbo yung kung saan where I grew up. Yes. Here in London. Mami Dindin's vlog here and you know, Bimbo Cornejo vlog here at London. Yes. So nagbabakasyon kami dito. Nagkaroon tayo ng chance makita ang London. So, Dindin, ano yung sinasabi mong famous na landmark dito? Oh, nakakikita dito? Tallest building siya dito sa UK. Really? Oo. Tallest siya. Itong shot. Ah, yan. Yung matulis yan na yan. Yung matulis na yan. Oo, yan. Yung Canary Wharf doon, makita natin. Ah, yung mga building na yan. Oo, yan. Yung Canary Wharf, somewhere yan. There. Yes. And dito, oh, ano ba ito? Lahat yan, residential yan? Oo. Mga residential yan? Mga bagong tayo na yan, mga 2013 ito, 2014. Ito nga. Nung una kong pumasyal dito, wala pa to, ano? Oo, wala. Maganda pa yung skyline natin dyan. Nakikita mo pa lahat yung mga skyline, ano? Oo, kita pa yung Tower of London dito before. Ah, yung Tower of London. Yung bullet building, parang kita pa rin dito sa banda dito. Tingnan nga natin dito. Pag sa banda doon, kita pa yung bullet building. Ayun! Oo, nasaan? Ayun. Maliit na nga. Ano ba kung yung meron sa bullet building na yun? Hindi, kasi nga, bullet. Saka ano nga pala ito yung sinasabi mo? Pasok. Council plot ito, ano? Council plot. Oo. So, didiscuss natin yun kasi medyo curious ako dun sa council plot. Kasi kami, private kami, yung inuupahan namin. Sabi ng private, hindi unang government. Oo, ang council o ng government. Oo, ng government, so, yes. Okay, so yun ang ating tatanong ko sa'yo mamaya. Medyo curious ako sa system ng government. Oh guys, pasok tayo sa munting tahanan ni Mother Teresita. Mami Dindin. So, okay, let's go. Oh, nalakas. Oh my goodness. Nalakas. Sige. Hindi, bloopers yun ah. Pwede. Knock-knock tayo kasi tayo ay nasaraduhan. Naka-record. Sige. Tao po, nasaraduhan po kami. Okay, yan na. Pakita sa dad. Continue. Okay. Continue tayo at nasaraduhan. Let's go inside. Ano bang klaseng house tour to? Ayan. Sige, dito po. Tayo dito. Yan. So, ano, dito yung... Ito yung isang toilet. Malit-lit lang siya. Okay. So, at least toilet. At least separate siya sa bathroom. So, ito yung room ng parents ko, which is someone is sleeping. So, okay. Iwanan na lang muna tayo. Kailangan pwedeng disturbuhin. Okay. Tapos may next hallway next tayo. Okay. Ito, ito yung bathroom. May isang bathroom dito. Yan. Okay. Yan. Separate pala yung toilet. Separate sa toilet, which is good. Maganda. Tapos, yes, ito yung hallway. Aming living room. Ang living room. Ang laki ng living room din, ano? Ang laki ng living room. Yes. Hello! Hi guys! Ayan, ang aking daddy. Kuya John, ang Kuya Jim, pinsang ko. Yes. Pinsang ko from Lipa City. Kuya ang tawag ko kasi 10 years older lang siya sa akin. Kuya John, kamusta naman sa mga taga nito? Hello! Hi, kamusta kayo dyan? Shoutout sa mga tropa sa Lipa City, B-Reyes. Yes. Okay. Anong year kayo nag-start dito nga pala? Sa 2004. Yes. 2004, 2022. Mm-hmm. So ilang taon na rin? Matagal na rin pala, no? Dito ka na lumaki. Ilang taon ka nung dumating dito? I was 15. Yeah. Pero diretso dito na agad kayo? Hindi. Tumira muna kami somewhere else. Parang bed space sa Pilipinas. Okay. Nag-rent muna kami ng 2 bedrooms lang siya na shared. Sure. Ano yung private yun? Private, hindi sa government. Oh, pero yung first month namin, nag-stay kami dun sa Tita Eden. Tita Eden. Sa Wimbledon. For 1 month lang. So, para then, lang makasettle. Tapos, after 2 years, dito na kayo. Start muna tayo dun kay Tita Eden ng 1 month. Pagka-work si dad, lumipat kami dun sa share. Na okay. Owner, friend ng mami. Kaya, thankful kay Nguyen family kasi sila may ari noon. May discount kahit pa paano. Nakatulong. So ito yung pinaka living room ng ano. Oh. Ilang bedroom nga pala to? 3 bedroom. Oh, 3 bedroom. May isa na doon yun ng master bedroom. Yung isa, tingnan natin yung isa pa. Oo. Mas maliit. Ito mas pa, ito yung isa ano, ito yung isa. Oo. Ito yung isa na ano.
dito kami nag-stay ni dito kami nag-stay ni Shanaya. Nag-overnight for two nights. Yes, oh, malaki naman eh. Bali ito yung room ng brother mo. Ah, yan. Dito sila nag-stay. Ito yung room ng brother mo. Ito, nagiging single siya. Oh, bedroom to ni Kuya Gerald. Ng kapatid yes, mo. Ng kapatid ko. Oo. Pag walang bisita or walang natutulog dito, fino-fold lang to nagiging single bed. Oh, from IKEA. Yan. Malaki na rin. IKEA. Malaki pa. Two bedroom para siyang king bed. Oo, or queen's bed. Hindi lang single na. Oo. So, malaki na rin. So, saan tayo next? Next, sa taas naman tayo. Yung room ni Mami Dindin before. Okay. So, yes, so tayo, let's go. Akyat tayo. Sorry guys, makalat na ulit. Malaki pala. Kaya talaga pag may bata. Laki, ano? So, tuwing nauwi kami dito kina Mama, dito pa rin kami natutulog yung mga bata. Marami pa rin mga baby stuff na kailangan i-give away. I have a pregnant friend na ibigay ko sa kanya. So, tapos dito ka nag-stay. Malaki yung bedroom mo. Ano? Malaki. Papakita ko sa inyo yung itsura niya nung single pa ako ngayon. Compare sa ngayon. Wala naman nagbago eh. Kaya parang ganun ka parang single pa rin eh. So, Shanaya. Look, Shanaya is here. Hi, guys. And Elisa. Yeah, busy sila sa paglalaro. Nagtita, magpinsan. Yes. Okay. They have been, Shanaya is enjoying here. Yes. May kalaro. Ang laki ng room mo talaga, ano? Oo, yung buong taas. Yan yung room ko. Ito yung isa sa pinakamalaki na room. Parang mas malaki ito. Mas malaki ito sa isang mga parents. Okay, sa parents. Baba tayo. Oh, pakita din natin dito. Mas maganda yung view dito sa taas. Yan, kahit, mas kita yung shard dito. Grabe, oh. Yung building na yun. Yung tallest building, mas kita siya. Ayan, oh. Kita na. So, balik tayo sa living room. Pakita natin yung back balcony. May balcony nga pala sila dito, guys. Oo. Tingnan natin dito. Okay yung plot ninyo kasi kita mo yung plot namin din. Walang ganito, balcony. Walang balcony. Kaya talagang kulong na kulong ko sa loob. Yung kanila, tingnan mo, ang ganda. Oh. Oo. Ayan, no? Oh. Pwede kang maupo dito. Ayan, yan nga pala. Hihingi nga pala ako dito mamaya. Ito si Kuya Bimbo niyan. Yan ano, yung laurel leaves. Laurel leaves. Siyempres ito. Masarap to eh. Sa adobo. Ayan, no? Hanggang dito. Malaki yung balcony, oh. Ang ganda ng view dito. Ayan, no? Tingnan nyo guys ang view dito sa taas. Oh, yun, no? Mm-hmm. Hindi ko lang alam yung place na yun din, yun, no? Yung matataas na building na yan, no? Ah, yan yung Elephant Castle, Kuya. Ayan yung matataas na building na yan? Oo, yan Elephant Castle. Ah, Elephant yung may Castle. Tatlong bilog kahapon na Elephant Castle natin. Na pala yan. Sorry, anyway, yung lugar mo nga pala, anong lugar nga pala to? Elephant Castle nga pala to. Pero walang castle, ha? Doon nga. Nung unang, name lang. Nung una akong nakarating dito, iniisip ko may castle na may malaking elephant. Yung pala, name lang talaga. Yan guys, tingnan nyo dito ang view. Ano ito din din sa tingin mga council? Ah, mga council flats din yan. Council flats. Mga bagong tayo din yan. Nauna to, tapos sumunod to. Tingnan nyo, gaganda ng mga council. May garden sila. Yung ibang nandi dito noon, before, nagpalipat sila. Sa government. So guys, tingnan nyo ito. Mga council din pala to, o ng government, pero may access sila sa mga garden, ano? Oo, yung ground floor, meron ground sila. Floor. Pero ang luang ng garden nila, ano? Oo, laki. So, tingnan nyo. Mga council houses. Ang gaganda ng pabahay ng gobyerno dito, ano? Oo. Hindi. Ito, hindi to council. Yan ay private. Ito yung private, oh. Oo, private yan. So, start na akong magtanong sa iyo din, yung mga naku-curious kasi ako dito sa system ng mga council. If you don't mind, magkano rin yung upa dito monthly? Oh, dito ang council flat, 680 pounds. A month? Approximately. 3 bedroom? Yes. 680? Yes, 680. Oh, talagang malaki ang difference. Ano? Malaki ang difference. Kasi yung sa amin, more than 1,000 yon. 1,000. At 2 bedroom flat lang yon. Wala pang balcony. Oo. So, talagang malaking so, difference. So, yung difference ng privately owned, yung may private na landlord yung owner, compare sa ang landlord mo ay government. Government. Yun ang tapos, difference. Yung, ano yung mga bills na binabayaran nyo dito? Parents ko, yung mga electricity, gas, Wi-Fi, water, may discount. Si Ma, 50% lang. Ah, may discount din. Oo, kapag over 65 kanina. Tapos meron pa akong naririnig na council tax. Paki-explain mo nga yung council tax na yung council tax. Oo, basically yung council tax, yun yung para sa mga public officer community. Dito lang sa surrounding ng South Park, yung mga bin, yung mga garbage man. Kasama yun doon. Marami yun eh. Kasi hinahakot nila yung mga basura natin. Weekly,
oo. So doon pala napupunta yung council tax na binabayaran na, oo, na, yung natin. Oo, yung council tax. Pati yung ano, yung naglilinis ng building na to, yung cleaner din ng building, kasama na din doon. Kasi walang binabayadan na maintenance ang parents ko eh, kasi ang landlord nga ay ang government. Ano, government. Pero kung hindi, binabayaran mo yun sa council tax. Oo, yun na. Doon pero, na, through pero council tax. Pero magkano yung council tax nyo dito? Kasi yung sa amin, sasabihin ko na sa'yo, yung sa amin private, 159 monthly. Kasi nagbabayad kami. Dito yearly kasi eh, mga 1,000... Mga 1,000. Oo, mga 1,200? Ah, 1,000 plus. Mas parang band si sila, mas sabi mura nila, diba? Oh, mas mura yun kasi mura kasi nga government kumpara sa amin. Tsaka may discount din eh. May discount na din kasi. Tapos sabi din yung mga sa street light. Oo, yun, kasama din ang council tax mga, doon. At tsaka yung mga street, yung mga road. Yung pag mga, may mga kailangan maintenance, ipagawa, yung maintenance ng road. Street. Tapos yung sinabi pa rin sa ano, yung sa mga security, sa mga police. Ano, oo, yun. Na-mention ka na din yun. Okay. Oo, ano pa ba? So marami talagang advantage pala pagka sa council property ka nakatira, no? Madami. Yun yung difference, oo, na privately owned, oo, tsaka yung sa council flat. So yung guys, malaki pala talaga ang difference pag, kapag nakatira ka sa isang council house, means owned by the UK government, okay. Kumpara sa amin, kasi private kami. Private, ibig yes. sabihin yung malaki yung difference, malaki parang, matitipid mo, ano? Oo, malaki parang matitipid almost mo. 70%, 60%, 70%, yes. So, but unfortunately, we are not qualified. Yeah, hindi kami qualified sa... Kasi may, I think, yung bago yata ngayong law, kailangan maka 5 years ka mag-stay sa UK para ka ma-qualified mag-apply ng council property. Oo, tsaka may mga ano yan, criteria. Ah, may mga inuuna criteria. Yung mga elders or yung mga, meron yung mga talagang kailangan ah, marami, ng council marami flat. Marami pa ng sistema pa rin. Oo, marami pang process, long process din long siya. Process. Tsaka hindi na siya ganun kadaling makakuha. Compare 2004. Yeah, 2000 yan. Noong nag-apply si Ma, so, pabago-bago, 2002 pa nga eh, actually. Pabago-bago pa lang sistema rin. Hindi pala kung ano yung sistema long time ago. Oo, kasi pero, syempre. Yung isa ko palang tanong, yung rent ba dito yearly tumataas? Tumataas, obviously, pero konting-konti lang. Okay. Oo, konting-konti lang kapag ka-council flat. So, balik tayo sa log. Balik tayo sa log, okay? So, yan. Oh, hindi ko pa napapakita sa inyo yung aming ceiling. Yan. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Yes. Alam mo, nung unang dumating ako dito, no? ito yung una kong napansin. Kapag, ang ganda, oh. Ibig sabihin ko, simula nun, hindi pa ulit ito napintahan? Ah, hindi pa. Ganyan pa yan? Ganto pa din yan. Ito, first coating nga lang itong, ano na to, wall, yung mga paint walls. 2009 pa ako huling dumating dito, tapos yung quality ng ano ng ceiling ganyan pa rin, ano? Akala ko every year pinipintahan nila. Hindi. Kasi maingat din si Dad. Strict din si Dad sa mga bata, bawal magsulat, gano'n. Pero magaling din talaga ang quality. Tsaka magandang quality. Magandang quality. Tsaka ano nga pala, kayo ba yung first na tenant dito sa property na to? Itong building na to, old na siya. Pero yung flat na to, dati, ano lang to, vacant tong, ano na to, space. Open siya. Nilagyan nila ng, ano, ng window. Ng wall. Wall, doors, yun. Kaya naging flat. Kasi dati to, ano, ginagawang tambayan ng mga hangout ng mga, yung mga teenagers. Open pala to. Dati, open to. Yung building na to. Parang pinaka-rooftop na. Hindi, ito lang. At saka yung isa pang parang may tower doon sa kabilang. So yung mga neighbors mo ito lang siya dyan. Yung katabi ng main door dito, yung katabi nating kapitbahay neighbor, dati na sila dyan. Dati na, nauna pala yan. Ito lang yung nadagdag. Itong corner na to, tsaka yung isang corner. So, ibig sabihin mo, simula nung magawa to, kayo pa lang talaga nakatira dito. Itong flat na to. Swerte nyo pala. Yun yung mabilis kasi noon. Kapag ka, dito kasi, sa London, bawal magkasama yung teenagers na boy and girl. Pagka yung lima, dalawa ang anak mo, pagka boy and girl, dapat separate teenager, talaga ng room. Separate ng room. Dati kasi kami nga, like I said, kami rent ng 2-bedroom shared. Dapat magkahiwalay. Magkasama kami ni Kuya. Nabigyan kami kaagad. Isa pala yung ring sis. Kahit naman sa private kasi kung dalawa ang anak mo, kung dapat parehas na boy, pwede lang kayong kumuha ng
3-bedroom. Kasi pwede naman magkasama yung dalawang anak na lalaki. Pero pag boy and girl, ang kukunin mo ay 3-bedroom. Kaya medyo magastos talaga dito sa UK kasi yung yung lokas eh, kailangan masunod eh. Oo, may mga ganun ding rule. So anyway, thank you Mami Dindin Vlog sa pag-share mo ng inyong council plan at yung sistema dito sa UK. So guys, hopefully you've learned something from us today. Yes. Definitely. I'll see you again on my next vlog. Paalam na kami ni Kuya Bimbo. Yes. Thank you for inviting me here. We enjoy our holiday here for two nights and three days. So thank you guys for watching. Thank you guys for watching Mami Dindin's vlog. Please like, share, and subscribe. Please guys. Thank you. Bye-bye. Bye.